Magbibigay lang po tayo ng reaksyon sa mga sunod-sunod na pag-aresto na ginawa ng mga NBI at police sa mga netizens na yun nga, nagpo-post sa social media. So actually mga kababayan, di ko alam kung saan ko sisimulan, pero simulan na po natin. Ito po, inaresto si Mr. Reynaldo Orculio ng Agusan del Norte dahil tinawag niyang buwang si Duterte. O inaresto siya ng grupo ni General Joselito Esquivel ng Regional Anti-Cybercrime Unit o dyan sa Agusan del Norte kasi nga tinawag nung tao si Duterte na buwang. Hindi ko lang malaman kung saang versikulo ng kagaguhan kinuha ni Joselito Esquivel yung karapatan niya, yung kapangyarihan niya para arestuin mo bigla yung tao. Walang warrant of arrest, walang kaso. Ang kaso daw ay libel. Kung may libel pala, sana nagsampa muna kayo ng kaso sa korte, di ba? Dapat may tamang proseso po 'yan. Dapat sinampahan muna ng kaso. Kaso wala nga po basta na lang parang pinagtitripan na lang po yung mga ano natin 'yan, mga kababayan. So alam naman po 'to ng mga pulis general ka naman po, General Esquivel, alam mo naman 'yan eh. Umaaresto kayo ng mga tao na walang warrant dahil sa tingin niyo cyber libel yung ginawa ng tao, yung pinost niya na pagtawag ng buwang. Bakit? Kailan pa po ang pulis naging abogado? Private lawyer ni Bongo at ni Duterte. Kailan pa po nangyari yan, sir? Hindi po kayo mga private lawyer na mga politiko. Kayo po tagapagpatupad ng batas. At yung mismong batas na yan, kayo po ang lumalabag. Mahiya naman po kayo sa mga sarili nyo. Nanawagan po ako sa CHR na wag pong papalampasin itong ginawa ng mga pulis na ito sa Agusan del Norte. Delikado po ito. Ngayon, alam na po natin lahat yan eh. Pag-usapan po natin, sino ba nagsimula ng kabastusan sa Pilipinas? Kanino ba nagmumula itong mga kabastusan? Diretsahan na po. Isa-isahin po natin yung mga pinagsasabi ni Duterte sa madla, sa publiko, na sinasabi niya ng harap-harapan sa harap ng maraming Pilipino. Example po, sinerge ko lang po ito sa Google at sa YouTube at nandun po yung mga video recorded dito. Sinabi niya po na kidnapin at torturin yung mga taga-COA, mga Commission on Audit, mga taga-Commission on Audit. Imagine, kidnapin at torturin daw yung mga taga-COA. Presidente po yan, hindi yan tambay. Pag kung sinabi niya, sabi niya naman sa mga tambay, nakawan daw yung mga obispo, tapos patayin. Sinabi rin po ni Duterte yan, recorded naman yan. Ano pa po? Madami, napakarami. Ano pong sinabi niya kay Agnes Calamard, yung UN rapporteur na nag-iimbestiga ng human rights situation sa Pilipinas? Sasampalin daw niya. At sinabi niya pa, malnoris. Sipin niyo po mga kababayan. Dami pong nagpapalakpakan eh. Kada buga ng bibig ni Duterte eh, nagpapalakpakan yung mga tagahanga niya. Hindi po natin alam kung tanga o tangahanga o tagahanga o tagasalo ng katangahan, ng kabastusan. Yun po, maliwanag yung mga sinasabi ni Duterte. Ito po yung kanyang sikat na kwento. Akala mo talaga na babasa ka ng mga bastos na mababasahin. Kinwento niya, yung detalyado, yung pangmumulestya niya sa kasambahay nila. Tama pa ba ikwento ng isang leader ng bansa yan? Siya na pinakamataas na leader na maraming nakikinig sa kanya. Napakalaswa po ng kwento na to eh. Yung pagmumulestya sa kanyang kasambahay na kahit nga po hindi ko may kwento, hindi ko masabi dito. Inangat niya yung kumot, pinasok niya yung kamay niya. Tignan niyo po. Parang lasing sa kanto ang nagkukwento. Ano pa yung sinabi niya? Barilin sa ari yung mga babaeng rebelde. Shoot woman in vagina. Ang dami sa Google. Maubusan sa Google tsaka sa YouTube ng kabastusan ni Duterte, mag-search lang kayo. Ito po, hindi invento. Ano pa ba? Ano yung sinabi niya? Ngipin ni Jokno. Yung chan daw ni Gordon, malaki. Ngipin ni Jokno, kaya hindi siya nanalo. Pati yung ari. Yung ari niya, pinagmamalaki niya. Ari. Jesus Mar Joseph. Presidente po ito, ha? Marami naman po nagpapalakpakan nung nagkukwento siya. Ano lang po ang laging sabi ng mga spokesperson niya dito? Joke lang daw yun. Hyperbole lang daw. Hyperbole or exaggeration. Ano pa ba? Marami.
Mauubos ang metaphor, simile. Mauubos ang figures of speech dito kay Duterte. Oh. Tingnan niyo po mga kababayan. Oh, ito, last. Madami pa eh. Oh, yung sa Santo Papa, minura niya. Si Obama, minura niya. Oh, sinabi niyang bakla. Yung ambassador ng US, Susmar Joseph. Kahit mga sa diplomatic community. Oh, yung mga LGBT. Sinabi niya, bakla daw siya dati, pero gumaling na lang. Gumaling siya. Eh, offensive po yun. Oh, eh, ito pa, pinakamatindi. Miski Diyos, hindi pinalampas eh. Oh, pati ang Panginoong Yesu Cristo po, mga kababayan, hindi nakalusot sa kabastusan. Oh, Diyos ka, pinako ka sa krus, wala akong bilib sa'yo. Oh, wala daw siyang bilib. Oh, ginawa daw ng Diyos si Eva at Adan. At sinira daw ng Diyos yung creation niya. Oh, who is this stupid God? Oh, sinabi niya, stupido ang Diyos. Oh, kayong mga tagapagtanggol ni Duterte, kahit Diyos ang laitin ni Duterte, si Duterte pa rin ang ipagtatanggol nyo. Hindi na kayo nahiya sa balak nyo. Sinasabi lang po natin yung totoo. O ngayon, may isang netizen na tumawag sa kanya ng buang. Si Raulo, baliw. E ano ba sa tingin nyo? Susmar Joseph. O tapos inaresto niyo ng isa pang buang na si General Joselito Esquivel. Buang po kayo dyan sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Mahiya naman kayo. Pati ba naman yung post ng tao? Papakialaman niyo ba? Alam niyo po, with respect sa ating mga kapulisan na frontliner, na talagang marami po tayong mga pulis na ginagawa yung trabaho nila dyan sa mga checkpoints na nagsasakripisyo. Eh, alam mo, General Esquivel, kung ang gawin nyo kaya eto tal, pati na rin yung NBI, magaling naman kayo sa mga pag-trace-trace na yan, kaysa i-trace nyo yung mga netizens na nananahimik, mga netizens na nagpapahayag lang ng kanilang opinion, eh kaysa mag-trace-trace kayo dyan, bakit hindi nyo i-trace yung mga kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa nakatanggap ng cash assistance? O yan, mas may pakinabang kayo. Hindi yung kung ano-ano mga kagaguhan nyo, mga ginagawa nyo. Oh, i-trace nyo yung mga kababayan natin na hindi nakatanggap ng cash assistance, ng SAP, ng DOLE. Oh, yung mga kababayan natin na na-stranded. Oh, yung mga nag-abroad na nakabalik na dito. Oh, yan, ang dami-daming problema eh. Tapos itong mga katarantaduhan na ito ang mababalitaan natin. Nananawagan po ako sa Commission on Human Rights. Imbestigahan niyo po itong grupo ni General Joselito Esquivel. Huwag po tayong papayag, mga sir, mga ma'am. Eh, malinaw naman po na ano to? Harassment. Eh, violation po ito ng basic rights, free speech. Akalain mo? Sinasabi nila na may kasong libel yung tao. Eh, wala pang kaso, walang warrant of arrest, inaresto. Bakit? Kailan pa po kayo naging private lawyer ni Bongo? Tsaka ni Duterte. Kung natatawag na buhang yung si Duterte, eh, kasalanan niya. O, tao ba? Sa tao ba nagmula yung kabastusan sa kanya? Ayan, recorded po yan. At kung pagmumura lang kay Duterte, pagsasabi ng buang, psychopath, baliw, marami po sa social media. Magbasa po kayo sa YouTube, sa mga komento sa Facebook, napakarami po. 2016 pa yan, hindi pa nga yan kumakandidato, tinatawag ng buang yan eh. Oh, tinawag na yan psychopath. Tinawag pa nga ni Obama yan, colorful guy. Eh, yung bandang dami ng taong bayan. Nasabi po ba ng mga tao yun ang walang basihan? May nakikita kasi sila, yung araw-araw. Na araw-araw na ginawa ng Diyos, walang tigil na kabastusan, pangbabanta. Oh, ikumpara pa 'yung sarili kay Hitler, eh, ang dami-dami pa po ang hindi nasabi. Oh, ngayon sinong bastos? Sinong buwang? Oh, General. Kumanda ka. Commission on Human Rights. Sana po kumilos kayo, huwag kayong papayag na gaganituhin tayo. At kayo po mga kababayan, hangga't sumusunod tayo sa batas, huwag po kayong matatakot magsalita. Oh. Grabe naman, sinabihan lang buong si Duterte, binatikos lang si Bongo. Para naman kayong itong mga pulis na taga Regional Anti-Cybercrime Unit, para naman yung hari nyo eh mababawasan ng isang patak na dugo, Susmar Joseph. Oh, General Joselito Esquivel, saan mo kinuhang versikulo yung kagaguhan nyo dyan? Pag yung pakialaman, yung opinion ng mga netizens, ng mga tao, hindi nyo na trabaho yan. Ang dami nyo pong pwedeng trabahuin na mas kapaki-pakinabang. Oh, tracing nyo yung mga tao, ano ba yung mga problema nila, cash assistance, asistihan nyo yung mga OFW, kung paano mapapauwi sa pamilya nila, yung mga na-stranded dun sa Maynila.
Oh, ang dami-dami yung pwedeng gawin. I-trace nyo, mag-contact tracing kayo sa COVID. Tulungan nyo yung DOH. Ito pa ay with respect sa mga kapulisan na talagang nandyan sa baba, nagtatrabaho. Saludo po ako sa inyo, mga sir, mga ma'am, sa mga pulis na nandyan na nagtatrabaho sa field. Pero dito sa mga opisyal ng kapulisan na katarantaduhan pa yung iniisip, pasensyahan. Talagang hahatawin din namin kayo ng batikos. Oh. Kaya kasi kung usapang pagkabuang, eh hindi naman yan sasabihin ng tao kung wala naman silang nakikita, kung wala kaming nakikita. Na pinagsasabi naman ni Duterte. Oh, hari ba yan? Oh, yung sa Thailand po, may batas sila. Bawal mong laitin yung hari nila. Ano yun? May batas sila dun. Eh hindi naman tayo kaharian. Oh, lagi po natin sinasabi, demokratikong gobyerno tayo. Oh. General Joselito Esquivel. Oh. Mahiya ka naman, magtrabaho ka ng maayos. Commission on Human Rights, nanawagan po ako sa inyo. Huwag niyo pong papalampasin itong ginawa ng mga pulis sa Agusan del Norte ng mga taga Regional Anti-Cybercrime Unit diyan sa Caraga Region. Yun lamang po mga kababayan at maraming salamat. God bless po. Ito na naman si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan. Para po sa katotohanan, laban!